Hey guys, my name is Jem and welcome back to my channel. Ayan. Mabaho ka, ayoko sa'yo. Amoy panis. So in today's video, mag-feature na naman ako ng isang makeup product. At ang makeup product na ito ay from a brand that is locally made in the Philippines. And marami na sa atin na nakakakita nito sa mga malls. But before I go there, bago ang aking backdrop, kung napapansin nyo, from my previous video, if you're wondering kung nasaan ako, I am still in the same place. Nasa bahay lang din ako. So, ito yung vanity station ko. As of the moment, sobrang addict talaga ako sa mga marble, tsaka sa mga rose gold. I just did it myself. So, if you guys are wondering kung paano ko yung ginawa, just comment down below para malaman ko kung nagustuhan nyo ba, if interesado ba kayo. Let's go back to the product. So, yung product na bili ko sa HBC. This video is not a sponsored video. Again, as always and forever, ang ibibigay ko lang na review sa inyo ng mga products is laging honest. Wala akong itatago, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, di ba? Talagang review totoo lang, oh, di ba? Ganun lang tayo dito sa channel na. Going back dun sa may product na nabili ko, this one is 155 pesos each. Mas mura talaga siya kasi 155, pero 30 ml lang yung size niya. Ay, Diyos ko! Ganyan. Ganyan. Ito yung okay sa akin yung packaging kasi gusto ko yung kulay. I mean, initially, gusto ko yung kulay. Kasi ito pala is made out of glass. Pero yung glass niya is hindi siya madaling mabasag. Makapal na glass yung ginamit. So, if you guys are people who love to travel a lot, okay pa rin sa inyo to kahit na glass kasi hindi naman siya madaling mabasag. And maliit lang siya. Tignan natin kung yung applicator ba niya is maganda. Okay. So, ito yung applicator niya. Plastic lang yung applicator niya. Wala siyang yung parang cotton bud or parang lip, yung parang ginagamit sa lip gloss na pang ano, pang apply. Wala siyang ganun. I have a feeling na itong part na to, feeling ko magdudumi to in time. Pag, alam mo yun, parang pag nagmamadali ka, ganun-ganun mo. So parang madali lang siyang maging messy. Yung outer packaging, okay. Yung color, ganun. Pero yung pagkakalagay niya dun sa loob, hindi ko masyadong bet. Kasi nga, may tendency siyang maging messy. Lalo na sa mga girls na mga on the go, yung mga nag-office, yung mga wala masyadong time. Pero i-try pa rin natin kung maganda. Next is yung amoy naman niya. Ewan ko kung ako lang or kayo din, nababother kayo sa mga makeup na ang babaho. Alam niyo yung mabaho, yung amoy, amoy panis, minsan amoy factory, amoy plastic. Ayoko talaga ng makeup na ganun. Kahit gano'ng kapakamahal na makeup, kahit gano'ng kapakaganda, kung mabaho ka, ayoko sa'yo. Try natin siyang amoyin. Uy! Ano ba yan? Baka mamaya masingot ko lahat, ha? Wow! In fairness, mabango siya. Amoy butter siya na parang chocolatey. Noon parang dessert siya na masarap kainin. Oo, tapos okay sa akin yung mga ganung foundation ha, na mabango. Pero hinahinig yun, baka kung ito gamitin nyo, baka pag nakipag nose to nose kayo sa crush nyo, o kaya naman, hinalikan kayo ng show tanning nyo, baka mamaya malamon kayo dahil sobrang ang sarap nyong amuyin. Para kayong cake, ganon ang amoy niya. Para siyang similar sa Kylie Lip Kit. You guys don't like yung mga foundations or mga makeup products na may amoy. Gusto nyo yung walang amoy, yung unscented. Hindi para sa inyo to. Now, I will try to put it on the back of my hand para makita natin yung consistency. So, yan. Lagay natin dito. Konti lang. Yan. Hindi siya liquid, actually. I mean, liquid siya, oh, obviously naman, diba? Pero hindi siya yung watery na parang sobrang bilis, parang sobrang runny niya. Hindi rin siya yung mabigat na para siyang Nestle cream ng salad ninyo pag Pasko. Ganun yung parang feels niya. Tapos, itatry kong hawak-hawakan. Okay naman siya. Hindi siya greasy, na sobrang greasy to the point na feeling mo mag-oil yung mukha mo. Pero medyo meron siyang oil pero hindi masyado ganun. Worries ko lang naman is baka hindi siya bagay sa mga super oily face. Let's go ahead and try to put it on my face. Dalawa yung binili ko na foundation kasi hindi ako sure kung ano talaga yung
skin tone ko kasi very limited lang yung shade nila doon. So, ang binili ko is itong number 1, which is yung porcelain. Saka number 3 na rich sienna. Yung number 2 at saka number 4, puro yung pink undertone. Kaya ito lang yung binili ko kasi alam ko naman na hindi ko magagamit yung pink na undertone na foundation kasi hindi naman ako pink. So, ang gagawin ko is imimix ko lang itong dalawa para makuha ko yung saktong color ng mukha ko. So, ganyan lang. So, tingnan mo naman, sobrang dark ko. Ito yung ano ha, ito yung rich sienna. Oh, ayan yung kulay. Medyo ano siya sa malayo. Ayan no, medyo maitim siya sa malayo. Pag ginanyan, syempre maliwanag. Pero pag ginanyan mo, tapos, ang gagawin lang natin is maglalagay lang tayo dito sa face ko. Side ng face ko, ang gagamitin ko is itong foundation brush. And then, sa my left side naman ng face ko, ang gagamitin ko is ang damp sponge. Try natin i-compare kung meron bang difference sa coverage na makukuha natin. Depende kung ano makeup tool ang gagamitin natin. So, i-blend na natin siya ng dahan-dahan. And another tip guys, pag nagfa-foundation kayo, dahan-dahan lang ang pagkakalagay, di ba? Dahan-dahan lang, ganun. Huwag kayo nagmamadali. So, ayan. Di ba wala siyang claims kung full coverage pa siya? Ang sabi lang dito is matte finish daw siya. Pero, mukhang hindi naman siya matte. Kasi, parang semi-matte lang. Kasi parang, ayan no, nagsashine pa rin yung mukha ko. Hindi nagpo-focus yung camera kasi ang liwanag. Pero, itry muna natin ipag-set in siya, di ba? Baka naman okay din siya, no? Kung titingnan natin, close up, may coverage naman siya. Kasi, natakpan niya kaagad yung under eye ko. Yung mga redness, yung mga veins ko, nandito sa baba. Tsaka pati na rin yung mga acne marks ko, natakpan din naman niya. Parang medium coverage lang. Ganun. Pero okay na rin yun. Kasi isipin mo, 155 lang, tapos ganyan na siya. Okay na rin yun. Pero itry naman natin to sa my left side ko. Kung mas maganda pa yung coverage na makukuha natin pag damp sponge yung ginamit natin. So, gamit ang damp sponge. Mag-blend lang din tayo. Initially, ito na. Initially, ito ang itsura ko. And, actually, almost the same lang yung coverage na nakukuha natin sa damp sponge at saka sa my foundation brush. Ang gusto ko dito sa foundation na to is hindi siya nagsisit in sa pores ko. Hindi siya pumapasok immediately sa pores ko. Yung parang fresh lang yung dating niya. Hindi siya streaky, hindi rin siya patchy. Ano lang siya, super light. And yung feeling niya is parang wala lang nakalagay sa mukha ko, ganun. Tapos, medyo malagkit siya sa feeling at first, pero pag medyo nagtagal, parang wala lang talaga siya. Ganun, ayan no. Hindi siya full coverage, pero may coverage siya. Kasi ayan no, nakikita pa rin yung dark spots ko. Pero I think pwede naman natin yung i-blend. Try natin i-build yung aking... So, ayan. Maglalagay na lang din ako dito para siyang ma-highlight. Okay. So, again, brush pa rin ang gagamitin. Maganda talaga siya in fairness ha. So far, dadab-dab ko lang ng konti para naman yung sobrang product, itry nating tanggalin. So, eto na yung look ng foundation. As of now, dry na po siya. Dry na yung foundation. Pero, meron pa rin konting shine na nandito sa my cheekbones, sa mga highlight areas. Meron pa rin konting shine na nakikita. So, hindi talaga siya super matte. Pero, gusto ko pa rin yung finish niya. Kasi, para siyang fresh lang. Natural makeup glow. Ganun lang yung binibigay niya. Para sa akin, bet ko yung ganun. Next na gagawin ko is itatry kong lagyan ng powder yung face ko para matignan naman natin kung okay ba magiging cakey ba siya or anything. So, ang gagamitin ko is itong RCMA maliit na sponge.
Maglalagay muna ako ng mabilisan lang. Gamit na naman ang powder brush, the dust off ko lang yung setting powder. Hindi pa siya nagki-cake and parang feeling ko nagsisettle na siya sa lines ng face ko, tsaka nagsisettle na rin siya sa pores ko. Siguro, pwede naman kasi siyang hindi iset actually. Kung gusto niya lang na hindi matte yung finish niya, pwede nyo na lang hindi na siya lagyan ng powder and okay pa rin kasi natural pa rin yung glow ng face niyo. Pero kung gusto nyo siyang i-mattify, medyo magsasuffer lang tayo ng konti doon sa pag-settle ng product doon sa fine lines natin at saka doon sa mga pores na medyo, alam mo na, may kalakihan. If I had to give this product a verdict, para sa akin, thumbs up pa rin siya. Kasi, 155 pesos, tapos ganito na, ba? Diba? Pag kunwari, gutom ka, nagki-crave ka ng chocolate cake, o diba? O kaya butter cake, ganun-ganun mo lang yung mukha mo. Craving satisfied, ganun ka na kagad, kasi ang bango niya.